the price of 180 pesos, itong flash drive na to, eh, napaka-ano niya. Hi everyone! May here! Thank you for clicking this video. If you're new here, please consider subscribing as I do timely, relevant, and useful videos. This is just an update doon sa ginawa kong video about sa 2TB na flash drive na nabili ko sa Shopee. Ang dami kasing humihingi ng update regarding doon sa flash drive. And also, may mga nagtatanong din kung ilang GB na ba yung laman noon, kung gumagana pa ba, kung may nakorap bang files, yung mga ganong queries. And also, may nakapag-suggest din na gawan ko daw yun ng video update, kaya eto, I come up to this video. Thank you to Kirigaya Kasuko for suggesting this content. Also, thank you sa mga nagko-comment doon. Binibigyan nyo ng ideas yung mga viewers na gustong bumili ng ganong items or naghahanap sila ng murang flash drive. Hindi ko sinasabing yung nabili kong 2TB flash drive is totoo or authentic, legit, or ano pa man. Kasi based doon sa mga comments na fake daw yon, na scam daw yon, na sayang lang ang pera, kung ano-ano pa. Kasi nga, napakamura niya. With 180 pesos, meron ka ng 2TB na flash drive. Merong nag-comment doon na ilang days lang daw eh, nakorap na yung kanyang mga files doon sa flash drive niya. Sa akin, hindi ko pa naman yun na-experience. Hindi ko alam kung ilang GB ba talaga yung kaya ng flash drive na to. And also, based doon sa mga binabasa kong comment, lalo na yung mga negative one na, well, lahat naman doon negative kasi nga ang babad ng experience nila sa ganung flash drive. Parang wala pa ako doon nakita na okay na positive yung naging experience nila sa flash drive na nabili nila. So, kung meron man kayong positive experience, pwede nyo siyang i-comment, pero I guess wala. Kasi, sooner or later, I can see na may makokorap talaga akong files dito. Kaya, lagi akong gumagawa ng backup. For the price of 180 pesos, itong flash drive na to, eh, napaka-ano niya, too good to be true. Kasi diba, for 180 pesos, meron ka ng 2TB flash drive. Eh ngayon, magkano ba yung 2TB na hard drive? Siguro, libo-libo yun. Eh ito, 180 pesos lang. This is very risky, lalong-lalo na kung may ilalagay kang important files. Tapos kinabukasan, eh wala na, nakorap na. Diba, napakasaklap nun. First time ko itong bumili ng mga storage sa online. And ito yung experience ko. Nung ginawa ko kasi yung video na yun, eh, binuksan ko lang siya sa packaging, tapos nag-transfer ako ng files, and then, ayun, yun lang. Hindi ko na ipakita, hindi ko na pinakita doon yung the next day kung nandun pa ba yung files or what. So, I guess this is the best time para maibigay sa inyo yung update na gusto ninyong malaman. Kasi paulit-ulit doon yung tanong na ano pong update, gumagana pa po ba, ilan po yung laman ng inyong flash drive. So, ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung situation ng aking flash drive right at this moment. So, guys, ngayon nakasalan na itong aking flash drive. At makikita na natin kung ano yung laman niya, kung ilang GB ba siya or gumagana ba siya. At i-check ko din kung may nakorap ba akong mga files. So, ito siya. Parang dito, wala pa naman siyang nakukurap. Lalo na yung mga files ko. Sa photos naman,
on photos, files, photos, and mga short videos ang nandito ko. So far, wala pa talaga siyang nakukurap at okay pa yung laman niya. Ngayon naman, titingnan natin kung ilan na ba talaga yung kanyang laman. Ayan siya. Nasa 14.4 GB yung laman niya ngayon. At meron pa tayong 1.89 space daw. Kung hanggang saan man ang kaya ng flash drive na to, hindi ko alam at binabasa ko lang din yung mga comment ninyo, lalong-lalo na yung mga negative comments kasi nag-iingat din ako. Sabi dun sa ibang comment, kapag daw may lumampas na siya ng 15 or 32 GB, makukurap na daw yung laman nito. So, iniingatan kong hindi siya mag-reach ng ganong GB kasi sayang din naman yung mga laman nito at iniingatan ko din to. Pero syempre, meron ako nitong backup just in case nga mag-corrupt. So, ayun na guys yung aking update para sa 2TB flash drive na nabili ko sa Shopee. Kung gusto nyong bumili nito, pag-isipan nyo munang mabuti. Pero kung risk taker ka naman, go ahead. It's up to you. Sana nakatulong itong video na ito kung sakaling mang may balak kang bumili ng the same item. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Gumagawa ako ng mga random videos na timely, relevant, and useful. Hope to see you in my next video. Thank you for watching!